Ito na mga kalapad yung kalapati natin, umiikot na. Kaya natin lumanding. Ito na, landing board! Siya si Idol Madla, nakakahanga. May mga hawak, gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging kumakarera. First bird natin mga kalapati is galing ng Concepcion, Tarlac. Ayan, na-release kanina ng alas 6 ng umaga. Ewan sino yung nauna na to, pero parang dalawa na. Ang nauna, yung Blue Bar. Ito yung pangalawang ibon natin mga kalapati, si Paasa Boy. So nauna na naman si Kobe. Wala pa exercise si Kobe. Matagal ang bakasyon niya galing South Race. Pero nauna pa rin siya dito sa ibon natin na si Paasa Boy. Magkasunod lang sila. Time check, 6:39 a.m. Ayan, so na-release to kanina kasi 5:59 pala, hindi alas 6 sakto. So nakuha nila yung 44 kilometers ng 40 minutes lang. So mabilis pa rin silang dalawa talaga. So ito, may titryin nga pala sa atas. Sigingan natin kung tatamaan niya. Ayan, sagdatan muna natin to. May titryin niya dyan. Ayan, tinamaan kaya mga kalapatid. Lakas ng tokpo. Para tinamaan naman. Tapos na yun, mamaya ihintayin din natin yung ibon natin galing naman ng Pangasinan mga kalapatid, yung isa. Hindi ko alam kung saan sa Pangasinan yung release nun eh. Pero Pangasinan na yun, malayo-layo yung pinagagisan nung ibon natin na yun. Ay, nasa habit, malaki. Pero parang Gloria. Gloria. Nasa habit, Gloria. Lulusungin yun. Sumabit kasi pag yun talaga sumasabit mga kalapatid. Nasa yung dalawang ibon natin boy. Eto, yung dalawang pauwi natin, eh, ang gigigil pa sa pamamarakol. Eh, iba pala yan. Iba to. Blue Bar yung unang dumating. So, ano lang pagitan? Segundo lang, no? Segundo lang yung pagitan. Pero at least, maaga ang pauwihan natin. So, yung dalawang ibon natin. Ayun, si Kobe Jr., syempre. As usual, unang club training nila ulit to. Magmula nung hinagi siya dun sa South. So, nag-contender nga to dun sa fundraise. Kaso dahil nga umagal na siya nung third lap, eh nilipat na natin sa North mga kalapatid kasi lumayo na yung ranking niya. No? So para naman ngayon sa ibang lap naman natin siya isasali. Sasali naman natin to dun sa race sa North. So nakaraan South ngayon, North ulit. Nagbakasyon lang to siguro mga 2 weeks. Ito medyo mas matagal ang pahinga nito. Halos isang buwan yata pahinga nito kasi naiwan to eh. Nauna to ng pahinga kay Kobe. Ito si Pasad nyo. Kasi nga, medyo nawala sa kondisyon. Tapos naglulugon mga kalapatids. Ayan, para tumubo na yung mga nawala sa kanyang bagus yung nakaraan eh. Pero nakakasabay pa rin siya, di ba? Ayan, si Pasad Boy, Pasad Junior. So, ito yung may 2 times pulling winner na. Nanalo na to bale sa dalawang club. So nanalo na to doon sa BBC Club, saka doon sa TGRC. So dalawang club na yung napanalunan nito. Magkaibang club ang napanalunan niya sa pooling. Ito, isang panalo pala siya sa pooling yung kanyang 10th place overall. Pero kung pooling yung mga lap noong derby, eh nakakatatlo na dapat to mga kalapatid, sayang. Kasi magaganda yung ranking nito ng mga lap nung nilalaroan natin na fundraise. Ayan. So hopefully, eh makabawi siya sa mga next na sasalihan pa natin. So marami pa sasalihan to. Pagkatapos nito sa sinalihan nating club ngayon, na TGRC, lilipat naman ulit din to sa BBC pagkatapos. Ayan, so di man nila tatapusin yung North doon, dilipat lang sila. So lipat-lipat lang yung dalawa na yan kasi pang pulling birds natin. So abangan natin mamaya yung isa, kain mo tayo. Kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging kumakarera. Siya'y kalapatistang napakagaling na kinakilala. Ipundi mo makompare dun sa iba, taglay niyang kakayahan na ikinakamisa. Alright, round 2 na tayo ng abangan mga kalapatid. Sinabangan naman natin ngayon is yung 4 months natin na ibon. So sa pag-check ko, nasa ano pa lang pala siya, 4 months, magpa 5 months pa lang siya sa 22. Kasi ang birthday niya, February 22 mga kalapatid eh. So sabihin talaga magpa 5 months pala, batang-bata pa yung warrior natin, magpo-full molt pa, hindi pa pala nagpo-full molt yun. Kaya pala ganun ang lipad niya, medyo soloista pa. So ito, titignan natin kung ako siya uwi ngayon. San Quintin, ito yung forecast natin for today. Ayan. So just sa mga nag-clock, mayroon nag-speed na ng 1-2. Bibilis. Dito tayo po pesto, baka sakaling machempoan natin yung pagdating niya. Ito na mga kalapad yung kalapati natin, umiikot na. Kaya natin lumanding. Ito na, landing board. Dali, dali. Ikaw nga magtulak.
Yun. Wala ni Madlato. Ako na magkaklak. Sticker. Uy, bilis siya. Hmm. 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 One one seventy seven ang speed. Alpadis. Buti na tingala ako, nakita ko pa nasa gawin na dito. Mamaya check natin kung pang ilan siya. Peso muna tayo dito. Medyo mainit to sa side kasi na yun eh. Ayan. So dito siya nanggaling sa side na to. Kaliwa eh. Numuha ba ako? Saka siya dumating. Dika si Pem. Pem! Mas ka dyan! Pem! Wito! Ayan. Bawal lang siya dyan sa likod. Out of now, number ano tayo? Pang number 9 sa cluster pooling. Pero baka masipa pa yun. Tingin ko masisipa pa eh. Dahil ang marami pang magkaklak, baka magklak pa yung mga makabebe, masantol. Kasi mga ano natin yun, mga kabracket natin yun, baka pag nagklak sila, sisipa yung isa nating warrior sa standing. Pero at least, nakita natin na pumapalag-palag na siya. So mabibilis yung mga kalapating yun, nag-1-2. So tayo, speed lang natin, 1-1-77. Kinulang tayo ng 50 puntos. Nag-1-2 yung mga ibon nila. Pero at least yung 4 months old natin na ibon, medyo tumutuli na siya. Nagpapakita na siya na speed. No? So sana, hindi na masipa. Pero tingin ko masisipa pa eh. Dahil maaga pa eh. Nasa ano pa lang yung clocking time. 10 minuto. Siguro mga 8:30. Pag di pa tayo nasipa, 8:20 pa lang eh. Eh baka pang number 9 or 10 tayo kung sakali. So kung suswertihin, swerte mga kalapatibi, pang entry ulit tayo. So ipauwi natin kanina. Eto yun. Ayan, yung mapulay mata mga kalapatibi. Ayan. Alam nyo na, pag mapula mata, mga kalapalits ha. Tapos, ito yung ring nya. Ayan, oh, yung may gato. Yung pang anti-gato, mga kalapalits. Nilagyan ko to eh, kasi nung bata pa, nahabol ko pa. Pero yung kamukha niyang series sa singsing, ito wala. Oh, ito nyo. Hindi nyo matatanggal yung singsing nito kasi naka-anti-gato. Pero ito, wala. Kasi ito, late na nasingsingan. Kailangan kasi, 3 days old pala or 4 days old pa lang, sinisingsingan nyo, nilalagyan nyo na nyan. May singsingan nga ako ng makarto, di ko nasingsingan eh. Kasi malaki na yung paa, di nakakasya yung inner ring. So ayan yung iba. Kabulutong nga yung iba dito mga kalapalits. May bukol sa ilong. Eto bukas, may laban na rin to bukas. Naka-ready na yung pooling bukas. So ito, sasalin na natin sa pooling to bukas sa north. Hirona Tarlac yata. Eto, lalaban natin. Hirona Tarlac. Saka yung, eto, si Kobe Boy. Yung favorite ko. So, sa mga area pooling, eto muna yung sasalin natin sa area pooling mga kalapalits. Kasi mas matulin to sa mas malapit eh. So ito medyo bumibilis pa to sa mas malayo. Ayan, so, kumpleto sila dito. Ayan, yung iba nating ibon dito, i-ready na natin para sa next na labanan para dun sa duluhan naman. Ito yun, yung mga bago natin mga line yung magsusubukan. Kaso, may problema tayo, nawala yung isa. Hindi ko alam, baka tingin ko na ano yun, aksidente, nawala eh. Yung kapatid niya, nawala. Dalawa dapat to mga kapatid, panlaban natin, nawala yung isa. Ito, yung isa na yan oh. Hindi ko alam. Sa tingin ko na ano yun, na aksidente. Yan din nakauwi. Tagal na yan. Tanda na nung mga yan eh. Pero ayon pa sa season yan. Pag isang taon na yan. Pero yun nga. Nawala yung isa. Sa tingin ko na ano yun, na aksidente. Baka umuwi pa yung kaso may sugat na. Katulad ni Kobe. Ito, umuwi ito after 3 days eh. Diba? Kita nyo, wakawak yung bagwis. Umuwi. Medyo may pula-pula. May mga tama siya sa bagwis. Pero nakauwi siya after 3 days. Yung isa, 2 days nang nawawala. Nawawala. Tingin ko baka di na makauwi. Sana makauwi. Kung papalarin. Siya ay kalapatista, napakadaling na kinakilala.